tipid lang siya, hindi siya kasing mahal ng ibang mga mask, and also there is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah boy, the one to show me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga beshies, I'll be sharing you another honest review. And actually, November last year pa to dumating. Kaya lang ngayon ko lang siya nagawa ng review kasi ginagamit ko lang siya once a week. And syempre, kailangan ko siyang gamitin ng ilang beses para makapagbigay ako ng legit na review sa inyo. So ito na, ipapakita ko na siya. Ito yung Japan Sakura Mud Mask. Ayan yung lagayan niya, parang medyo rose gold na super cutie. Super love it, basta pink, I love it. Ito yung light ko. And actually, mabibili nyo siya sa Lazada and also sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box kung gusto ninyo siyang itry. Nabubulula, catch. So, ayan siya guys. Very, very girly. Ayan. And so, nakalagay dito, hydrating, pores cleaning, oil control, and it is actually rich in sakura extract and various moisturizing ingredients. Nakakatulong siya para ma-replenish natin yung moisture and nutrition. Sa totoo lang ha, right after ko tong gamitin, talagang nafe-feel ko talaga na parang yung face ko a little more shiny talaga siya. And also parang sobrang glowing ng skin ko pag ginagamit ko to. Kaya ito, isa ito sa aking constant na ginagamit. So, simula dumating siya, once a week ito talaga yung ginagamit ko. And then another, yung salicylic acid mask. Gagawan ko na lang ng review. Yun naman yung pang-iwas ko ng para sa mga pimples ko. Pero ito, nagagamit ko talaga siya lalo na pag feeling ko kailangan ko ng extra glow sa aking face. So, ipapakita ko siya sa inyo, guys. Ayan yung laman niya. Sobrang bango nito. Sobrang bango niya. Yung bango niya, yung hindi masakit sa ilong. Ito, parang yung amoy niya is medyo flowery yung amoy niya. Basta very sweet lang and also hindi masakit sa ilong. Alam niyo yung Sakura, pagdating sa Japan, alam niyo nakita niyo yung mga skin ng mga Japanese, no? Parang ganda ng mga skin nila. And actually, I think bukod sa skincare, kasi depende rin sa kinakain nila, no? Sa Japan, yung mga Sakura is really one of the best sellers nila. Kasi according sa kanila, anti-inflammatory to. So, kung palagi kayong may pimples or acne, nakakatulong siya. And then, second, nakakatulong din daw siya to brighten yung mga hyperpigmentation or dark spots or blemishes. Nakakatulong siya kung continuous daw na ginagamit, lalo na kung yung ingredient nga niya is Sakura. And then anti-aging, yan yung mga kiniklaim lang. Again guys, disclaimer, before starting any product, of course, we have different skin types. So, kailangan lagi kayong mag-patch test, no, para lang makita ninyo kung wala kayong allergy or irritation sa product na to. Guys, before ko sabihin sa inyo pala yung experience ko, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko siya ginagamit. So, eto na. So, ayan yung face ko. And then, yung kinuha ko, ayan siya. Yan yung ilalagay ninyo. Huwag malagyan yung mata ninyo and ang malagyan ay yung palibot ng inyong mukha. Ayan siya. So, diba kapag may brush, mas madali siyang ilagay. So, ako mas preferred ko na ganyan, pataas sila. And then, saka ako maghihintay ng 15 to 20 minutes bago ko siya i-rinse. So, yan po siya after use. As you can see, mas glowing yung skin. Ayan siya. Radiant and also malambot siya sa skin. Hindi rin siya mahapde kapag ka nilagay. So, ganun ko siya ginagamit. Sobrang love ko tong product na to, itong mask na to. Tipid lang siya, hindi siya kasing mahal ng ibang mga mask. Kasi ilang beses ko na tong nagamit. Siguro
I think doon sa span ng 2 months na or 3 months na, nagamit ko na to ng 10 times mahigit. Pero as you can see, yan pa lang yung nababawas niya. Sobrang tipid niyang gamitin, guys. Ayan. And hindi siya nagkukos sa akin ng purging or ng pimples pag ginagamit ko siya. Very normal lang, maganda siya, nakakatulong siya para ma-cleanse yung face. And also yung pores, nakakatulong siya para mag-close. And we all know na minsan talaga yung pagkakaroon ng clogged pores is nakakakos siya ng pagkakaroon ng pimples or ng breakouts. So sa akin ha, sa personal experience ko, nakatulong siya para talaga kahit papano mag-close yung pores ko. And ginagamit ko nga siya ng once or twice a week. And then, ang nagiging effect niya is yung parang banat yung face without yung feeling na na-strip off yung natural oil natin sa face. So, ako i-recommend ko talaga to kung meron kayong extra budget and gusto ninyo ng mask na mas matagal yung magagamit. Hindi siya ganun kalaki, pero honestly, hindi nyo naman kailangan napala ng sobrang kapal yung mukha ninyo, no? Para lang masabi na effective siya. Sometimes, sabi nga nila, less is more. And so, ito, basta nalagyan ninyo yung face ninyo, yung buong face ninyo. Of course, be careful pagdating sa mata or sa bibig, huwag nyo siyang ilagay doon. And yun, nakakatulong siya para ma-avoid din yung breakouts. Of course, again guys, always do patch test, no, before using any product para lang ma-avoid ninyo yung pagkakaroon ng skin irritation or minsan syempre hindi tayo pare-pareho ng hiyang tayo na products, no. So ako, I really love this, lalo na kung kunwari meron akong aalis ako bukas or sa mga susunod na araw, maganda siya. Ginagamit ko siya tuwing gabi. So yeah, I love it. Kung meron man siguro ako masasabi na cons nito, nasabi ko na yung mga pros, no, like nakakatulong talaga siya to brighten yung skin, makaglow ng skin, also nakaka close siya ng pores, and actually yung oil control is totoo talaga. Kung oily yung face ninyo, yun, maganda siya. Kaya ako ha, kapag kayo meron kayong dry skin, katulad ko, meron akong dry and sensitive skin, right after using it, lagi akong naglalagay ng moisturizer just to avoid na magkaroon siya ng, alam niyo yun, nagkaroon ng dry skin nga yung aking face. And then, ano pa ba yung masasabi ko? Kasi para sa akin, maganda siya pagdating doon. And then, yung cons nga niya, hindi siya readily available. Hindi siya katulad ng Garnier, ng mga Olay, na pwede mong mabili anywhere, di ba? Kahit online, pwede siyang mabili sa shop, sa Watsons, or sa SM. Ang problema dito, yun nga, konting-konti lang yung nagbebenta nito online. And of course, you have to make sure na legit yung inyong napagbibilhan. Lang mga beshies, I hope na nakatulong sa inyo itong review ko. If you have any questions, comments, or may mga gusto kayong i-request, please don't hesitate to comment down below. Kung hindi man ako nakaka-reply agad, I'm really really sorry, lalo na sa mga nag-PM minsan sa akin. Hindi ko agad nare-replyan, or minsan talaga, madalas actually, naka-off ang mga notification ng momshi ninyo. So, hindi ko kayo naiisa-isa minsan. Pero I promise na kapag nabasa ko yung mga questions ninyo, ay susubukan ko talagang sagutin agad. So again guys, bye-bye na tayo. My name is Maymay, and please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, at i-click ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong vlogs.